body of Christ and member in particular. Tama? Yung sa particular mula sa salita, part. But you are part ng tinatawag na isang organization o isang body, meron kang function, meron kang duty, meron kang responsibilities. Kaya tayo member ng church, meron kang function. Nagay na natin si Imo na yung kamay. Meron bang gagawin ang kamay? Si Julie ay mata. Meron bang function yung great arm yung kamay? Alam mo? Parang makikita ka. Alam mo naman yun, ibig sabihin eh, di ba? Pero kakakako ang tagal na natin pinag-aaralan dito. Tagal ko na sinabi sa inyo na we are member of His body, ay ano, for we are the body of Christ and we are members in particular in the best na yan. Pero hindi natin ginagawa. May function ang bawat isa sa atin. Pero pa nga akong hinalimbawa sa inyo rito kung nadatandaan nyo. Ito. Yan. Yun yung body of Christ o body natin. O pwede ng isang tao. Kaya, sabi nga ni Brad, ang oras ng pagsamba rito, 8:30 a.m. Bawat isa sa atin dito, meron tayo dito. Halimbawa, dumating si Ginon, siya yung paha. Ang alas 9, yun na nalapas. Si Judy pa sa kamay. Ayun na. Ano tingin mo ngayon niya? Kulang na. Incomplete. Abdugin na. Incomplete na yan, di ba? May mata, may ano. Kaya sabi ko nga, mamaya makikita nila. Madalas ko ba mga ituro niya? Ewan ko ba, hindi na iintindihan. Member tayo ng body part of particular. Alas o kumeja, kailangan nandito tayo every birthday of the week. Eh, darating sa atin, para alas 9:30. Diba? Yung nakakakita rito na hindi pa member, makikita, ano ba yung Church of Christ? Member sila, may function sila. Yung kamay na isa, wala pa. Darating 9:30. Yung isang pa, ano? Darating alas 9. Ha? Yung tenga, yung matay. Oo, oh, walang saysay. Kasi pag kayo nito may members, ikaw ay part of the body, kailangan yung body na yung kanating ano? Angkap! Buo! Sama-sama. Oo nga, sama-sama. Ba't ayaw natin magsama-sama? Ha? Isang ano yun, isang halimbawa, itong patayos sa mga sambas sa kabila noon. Ha? Yun na yung tinuturo natin para makita natin that we are the body of Christ. And because we are the body of Christ, we are member in particular. We are part of it. Kaya dapat yung panagun natin yung ating gawin natin ng maayon sa tamang pag-ugali ng tao sa Diyos. Maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo in 1 Timothy chapter 3, verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo ang dapat na ugaliin ng tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at sumay ng katulad. Bawat isa sa atin na isang na kasama sa bahay ng Diyos, member ng church, meron tayong dapat na ugaliin. Dapat natin ugaliin yung mga bagay na narito sa Biblia, yun ang ating dapat na ugaliin. Kung ano yung mga bagay na ito, dapat natin malaman nang sa ganoon ito ay ating may sumagpala.
Tulad ngayon, inuulit ko, we are the body of Christ, and members in particular, we must do our function, our duties, and our responsibility in the body of our Lord Jesus Christ. E tanong pa? Bakit daw po yung sana, hindi po sa Matthew 10:30, parang siya sabi po na dapat maging ang mga buhok ng iyong ulo ay bawang bilang na lahat. Nandiyan? Apo. O, siya nabigay yun. Alam niyo. Malalaman niyo yun. Alam niya ang bilang nun. Kasi siya ang lumikha. Totoo naman niya, may bilang yan eh. Pero tayo mga tao, hindi natin magbibigay. Kung talagang isa-isa yun, may bilang siya. Alam ng Diyos yun.